The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration, as well as the entire brethren of the Church, believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receives the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieves and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church, like the first Church established in Jerusalem, which was administered by the apostles. The Most Holy Church is currently administered by the seven bishops, presided by the general bishop. The Church administration oversees over the whole Church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the Church has established congregation in most places in the three major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the Church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregations of the Church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the Church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the Church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio Stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms: Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, The Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of The Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy. Formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center, the Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aims to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat patuloy niya tayong pinagkakalooban ng mabubuting pagkakataon upang patuloy tayong sumubaybay sa programang ito na ang layunin ay ipaunawa ang kalooban ng ating Panginoon Diyos sa ikatututupo ng bawat nakikinig ng programang ito. At ito po'y hango mula sa banal na kasulatan at inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at sa pagkakataong ito ay makakapiling natin ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. Isang napakahalagang paksa ang ngayon po'y ating matutunghayan, sapagkat ito ay tumutukoy tungkol po sa biyaya o pagpapala na ito'y pinapangarap ng maraming tao sa mundong ito. At masasabi kong halos 100% ng populasyon sa buong mundo ay nangangarap na sila ay pagpalain at biyayaan ng anumang kanilang ninanasa, mapamaterial man o mapaibang bagay. Pero alam niyo po ba na ang Diyos ang nagbibigay ng mga pagbibiyaya o pagpapala na hinahangad ng tao? At dahil ang Panginoon Diyos ang siyang nagkakaloob nito, matuwid at marapat lamang na lagi tayong kumonekta sa ating Panginoon na siyang nagbibigay at nagpapala at nagbibiyaya sa sangkatauhan. Kung dumating man sa atin ang pagpapala at biyaya ng ating Panginoon, pwedeng sabihin nating kahit na sa maliliit na bagay, at lalo na kung tayo'y biyayaan ng mas malaking bagay sa mundong ito, kinakailangan naman tayo po ay maging mabuting katiwala. Opo, ang biyaya ng Diyos na ikanyang ibinibiyaya sa tao ay masasabing ang tao ay isang katiwala lamang sa biyaya at pagpapalang kaloob ng Panginoon. At dahil tayo ay katiwala lamang, kinakailangan at matuwid lamang na tayo po ay maging isang mabuting katiwala. At ang paksa ay nagsasabing ang mabuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Mga giliw naming mga taga-subaybay, aalamin natin sa pamamagitan ng pagtuturong ito, paano ba makikilala ang isang mabuting katiwala sa masaganang biyaya ng Diyos na ipinagkakaloob sa Kanya. Sa pagpapasimula, kapatid na Neraya, ano po ba ang tamang pagkaunawa kung ang mga tao ay nakatatanggap ng mga pagpapala o mga biyaya? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa isang pahayag ng Apostol Pablo nang siya po ay sumulat sa kanyang kamanggagawa na si Timoteo. Sa 1 Timoteo Kapitulo 1, Versikulo 11, sasalin po ng Bibliang Revised, Tagalog, Popular Version. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Ang aral na ito'y ayon sa magandang balita na ipinagkatiwala sa akin ng dakila at mapagpalang Diyos. Sa talata po na binasa at atin pong maliwanag na narinig, ito po ay pagpapahayag ng Apostol Pablo kung ano ang dapat na maging pagkaunawa natin kapag tayo po ay tumatanggap
o nagkakaroon ng mga biyaya at pagpapala. Una po, gaya ng kanyang sinabi, ito ay batay sa aral ng magandang balita. Ano po? Kasang-ayon ito sa Ebanghelyo na kung saan siya bilang tumanggap ng mga pagpapala, ito man ay material, ito man ay espiritual, mula sa mapagpalang Diyos, ang sabi niya, ipinagkatiwala sa akin. So ang punto po ay maliwanag nating maunawa na kapag tayo tumanggap ng mga pagpapala, tayo ay ginagawa ng Diyos na katiwala ng kanyang mga biyaya. Minsan po kasi, kapatid na Benhanan, may mga taong ang akala niya kapag siya ay nananagana sa mga pagpapalang material o spiritual, ito ay bunga ng kanyang sariling kakayanan at kakayahan. Pero sa katotohanan, kaya tayo meron ito, ang una-unang dahilan, pinagtiwalaan tayo ng Diyos. At dahil sa tiwala ng Diyos na pwede tayong mag-manage o mangasiwa ng mga biyaya, kaya niya po ibinibigay ito sa atin. Kaya inuulit ko po, kapag tayo ay tumanggap o pinagkalooban ng mga pagpapala, ang tamang pananaw, yan po ay ipinagkatiwala lamang ng Diyos sa atin bilang Diyos na dakila at mapagpala gaya ng pagkaunawa ng Apostol Pablo. Mga giliw naming mga taga-subaybay, sana po ay naging maliwanag po sa atin ang unang pagpapaliwanag po sa atin sa unang talatang atin pong napakinggan. Tandaan po natin ito. Anumang pagpapala na kaloob at tinanggap natin, ito'y mula sa Diyos. At ito'y ipinagkakaloob ng Diyos ayon sa pagtitiwala na ibinibigay niya sa atin. Kaya maliwanag po ito na sa ating kalooban na ingatan natin every time na tumatanggap tayo ng biyaya o pagpapala na mula sa Panginoon Diyos, tanggapin natin ito ay isang pagtitiwala ng Diyos sa atin. Ngayon, kung pinagtiwalaan tayo ng mga pagpapala at biyaya mula sa ating Panginoon, ano po ang dapat na maging pananampalataya ng isang tao na nagkaroon ng mga kayamanan at ari-arian sa buhay na ito, kapatid na Neraya? Ang sagot po ng Biblia ay batay po sa pahayag ng pananampalataya ni Haring Solomon na dapat ding maging pahayag ng ating pananampalataya. Nakasulat po ito sa Ecclesiastes Kapitulo 5, Versikulo 19, sa salin po ng Biblia ang bagong ang Biblia. Gayun din, sa bawat tao na binigyan ng Diyos ng kayamanan at mga ari-arian at binigyan ng kapangyarihan na masiyahan sa mga ito at tanggapin ang kanyang kapalaran at magalak sa kanyang pagpapagod, ito'y kaloob ng Diyos. Maliwanag po ito, mga mahal naming taga-subaybay. Kung meron tayong anumang ari-arian, mga kayamanan o tinatangkilik, ang sabi ng Biblia, bawat tao ay binigyan ng Diyos nito. So ang punto po, kaya ito napa sa atin dahil may Diyos na nagbigay nito sa atin. At kung tayo man po ay nagpagal o nagtrabaho o nagsikap, yun pong bagay na yon ay pangalawang dahilan na lamang kaya tayo nagkaroon ng mga ari-arian. Na sa katotohanan, yung lakas, yung buhay, yung talino na ginamit natin para sa pagpapagal o pagtatrabaho, para magkamit ng anumang bagay na meron tayo, galing lahat po yun sa Panginoon. Kaya yung mga unang lingkod ng Diyos, kinikilala nila at sinasampalatayanan nila na kung anumang meron sila, ipinagkaloob yun ng Panginoon. Kaya ito'y ibinigay ng Diyos, ito po ay kaloob ng ating Panginoong Diyos. Meron lamang kinasangkapan ng Panginoon para mapasa atin ang mga pagpapala, mga biyaya, katulad ng mga kayamanan o ari-arian, mga material na bagay, lalo na po yung mga espiritual na pagpapala. Mga giliw naming taga-subaybay, sa puntong ito ay ibig magturo ang Panginoon sa atin. Iniiiwas niya ang tao sa pagpapalalo na parabagang inaangkin niya na sigad ang kanyang sariling kakayahan, katalinuhan, pagsisikap at kasipagan kung kaya tinatamasa niya ang mga material na bagay sa buhay na ito. Tandaan po natin, kung ang pagkakamit
ng malaking kayamanan sa buhay na ito ay nakabatay sa sikap, talino, kasipagan ng isang tao, disinsana ay wala nang masikap na tao na hindi na naghihirap. Wala nang matatalinong tao na hindi naghihirap. Pero tignan po natin ang realidad ng buhay. Masikap ka man, masipag ka, talento ka, anuman ang kalalagayan natin sa buhay na ito, tandaan po natin ito, ang mga tinanggap natin na biyaya ay nagmumula sa Diyos. Gaya nga ng sabi ng kapatid na ni Raya, kailangan talaga sa buhay na ito ang tayo'y maging masikap, maging matyaga, maging masipag, at samahan pa natin ang talento, mga giliw naming taga-subaybay. Pero hindi po dyan natatapos. Lagi tayong magbulay sa ating kalooban na lagi nating tandaan kung anuman ang tinanggap natin na biyaya sa buhay na ito, ito po ay pawang kaloob ng Diyos sa atin. Kung minsan kasi, kapatid na Neraya, naiiba na ang pananaw at kaisipan ng isang taong binibiyayaan at napagpapala sa buhay na ito. Pero pag dumating na sa puntong ang tao ay nananagana na sa biyaya ng Diyos, ano po ba ang hindi marapat isipin at gawin ng mga taong pinagkalooban ng Diyos ng mga biyaya bilang ipinagkatiwala lamang sa kanila ito? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa isang napakahalagang pagtuturo ng Apostol Pablo na nasulat po ito sa 1 Korinto, Kapitulo 4, Versikulo 7 hanggang 8. Sasali lang po ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Paano kayo nakakahigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa inyo'y ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang yon na parang hindi kaloob sa inyo? Kayo pala'y nasisihan na, mayayaman na pala kayo, kayo pala'y naghahari na kahit hindi kami tumulong sa inyo. Tatlong mahalagang bagay po ang sa talatang ito ay maunawa natin na kung saan bilang tayo po ay pinagkalooban ng mga pagpapala ng Diyos bilang mga kanyang katiwala ng kanyang mga biyaya ay hindi natin marapat isipin o gawin. Una po ay huwag nating isipin na tayo po ay nakahihigit sa iba. Pangalawa, at huwag din po nating akalain na ang mga biyaya na nasa atin ay bunga lamang ng ating sariling pagsisikap kaya ito napasa atin. At ang ikatlo, yung tinatawag na ipagyabang ito o ang pagyayabang. Sapagkat sa katotohanan, sabi nga sa talata, paano kayo anya nakahihigit sa iba? Ibig sabihin, meron kasing mga tao pagka umasenso na sa buhay, iba na ang tingin niya sa kanyang sarili kumpara sa tingin niya sa kanyang kapwa-tao na namamalagi lang sa dati nilang kalagayan. Na para bagang hindi na sila pantay. Kaya minsan, dating palagi niya itong kausap, palagi niyang binabati. Ngayon, pagka siya'y umasenso na, parang dahil mayaman na siya at mahirap din natin niyang kausap, parang hindi niya na ito kauri. Kaya ayaw niya nang makipag-usap, nababago ang paraan ng kanyang pakikitungo. Na tinitingnan niyang nakahihigit na siya sa iba dahil mayaman na siya. Pero sa katotohanan, hindi dapat isipin gayon. Sapagkat kung paanong yung kanyang dating kakilala o kasama o kamag-aral na mahirap, kung paanong yon ay patuloy na nakapamumuhay dahil sa mga biyaya na ibinibigay ng Diyos, ganun din siya. Ibig sabihin, pareho lang naman kayong pinagkalooban. Kaya kayo meron yan. Kaya huwag mong isipin na nakahihigit ka sa iyong kapwa-tao. Pareho lang kayong tumanggap. Marahil ay mas marami lang yung nasa iyo at parang tinitingnan mo na kaunti yung sa kanya. Pero ang lahat ng yan ay sapat para suportahan tayo ng Diyos sa ating mga napapanahong pangailangan. Kaya huwag tayong mag-iisip na tayo nakahihigit sa ating kapwa-tao dahil lang sa ating tila pag-asenso dahil sa mga material na bagay. Pangalawa, huwag nating aakalain o isipin na kaya ako meron nito, yun nga, dahil magaling ako, masipag ako, mahusay ako, madiskarte ako,
masikap ako, hindi po. Tulad ng tinalakay nyo kanina, bilang paunang sabi, na di sinsana kung ang lahat ng masisipag, kung nakabatay lang sa kasipagan talaga, doon lang iaasa, eh sana walang naghihirap o yung matatalino, magaling. So dito maunawa natin na kaya lang nasa atin yan kasi nga ipinagkaloob ng Diyos. Nakasumpong tayo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. So ang pangatlo, lalong napakasamang gamitin yung mga bagay na meron tayo para tayo ay maging mayabang. Sapagkat yung pagmamayabang o pagmamalaki, eh nagiging ground yun para ibagsak tayo ng Diyos. Sapagkat batay sa Biblia, yung nagpapakababa, tinataas ng Panginoon. Pero once ang tao nagmataas, binibigyan niya ang Diyos ng dahilan para sa ibagsak. Kaya meron mga tao na dapat sana tuloy-tuloy na yung pag-asenso sa buhay eh. Eh nagyabang, ayun. Nagalit ang Diyos sa kanya, kaya ibinagsak siya. Nagmataas, nagmagaling, kaya ibinaba siya ng Panginoon. Kumbaga, paraan din niya ng Diyos ng testing o pagsubok eh. Kung ikaw ba'y mananatili sa kabutihan at kababaan ng kalooban kapag pinagpala ka ng Panginoon. O magiging dahilan yan para mapatunayan ng Diyos na hindi ka talaga pwedeng pagkatiwalaan kasi nagyayabang ka o nagmamalaki ka. Kaya para wag tayong matulad sa ibang mga tao na dapat sana tuloy-tuloy na ang pag-asenso, tuloy-tuloy na ang magandang buhay na gusto ng Diyos na pagdala sa tao, eh bumagsak pa, iwasan po natin ang tatlong bagay na ito. Mga giliw naming mga taga-subaybay, alam nyo po, kung mayroong pinakamasamang pag-uugali na pwedeng taglayin ang tao, ito po yung kawalan ng pagtanaw ng utang na loob. Alam nyo, sa halip na ang tao na pinagpala at binayayaan ng Diyos ng mga material na bagay ay magmalaki sa kanyang kapwa, ipagyabang ito sa kanyang kapwa at dalhin ang taong ito sa isang hindi mabuting pag-uugali, ay dapat po nagpapasalamat lagi tayo sa Panginoon. At makita natin ang ating sarili na ito'y pawang kaloob ng Diyos kung kaya meron tayo nito. Bantayan natin ang ating puso, bantayan natin ang ating pag-iisip at igiya tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga pagtuturong ito na kahit ano pa ang maging mabuting kapalarang tatanggapin mo sa Panginoon ay manatili ka na nagpapakababa sa harap ng Diyos at maging sa iyong kapwa-tao. Kung minsan, ang pagpapala ay maaaring humikayat sa tao na hindi marunong magdala nito sa isang masamang pag-uugali. At dito iniiwas tayo ng mga pagtuturong ito. Kailangan natin, mga giliw naming taga-subaybay, na lagi nating tatandaan kaya ang pagpapalang iyan, ang mga biyaya na iyan, ay pawang ipinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. At bilang katiwala, dapat po ingatan natin ito. At paano natin ito maiingatan? Isang paraan ng pag-iingat sa mga pagpapalang tinatanggap natin sa mga biyayang kaloob ng Diyos ay ang manatili tayong mababa sa harap ng Diyos at maging mapagpasalamat tayo. Ano pa, kapatid na Neraya, ang isa pang masamang nagagawa ng biyaya na tinanggap ng tao kung ang taong ito ay hindi karapat-dapat pagkatiwalaan? Ang isang pangyayari po, batay sa pahayag ng Panginoon na mababasa natin sa Lucas, Kapitulo 15, Versikulo 11 hanggang 14. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, "Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko." At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang kaparte at nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa pamamagitan ng mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupain yon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Ang mga binasa pong talata ay isang pangyayari na nasulat sa Biblia na ipinahayag ng Panginoon bilang dati ay talinghaga na kapupulutan natin ng aral.
Tungkol po ito sa dalawang anak o magkapatid na meron silang ama na kung saan sila ang tagapagmana ng pag-aari ng kanilang ama. Buhay pa ang kanilang ama, hinihingi niya na yung kanyang kaparte. So, ibinigay sa kanya ng ama yung kaparte niya na kanyang mamanahin. Ngunit ang ginawa nitong bunsong anak ay ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian at ang napagbilan ay dinala niya upang tumunguan niya sa malayong lupain. At nung nandun na siya, nilustay niyaan niya sa pamamagitan ng mga bisyo ang lahat ng kanyang kayamanan. Kaya nagdulot ito sa kanya ng malaki o nagpasimula siyang maghirap dahil po sa kanyang nagawa. So dito po maunawa natin kung tayo ay tumatanggap ng pagpapala mula sa ating Amang Diyos, huwag nating tutularan ang ginawa ng alibuhang anak na sa halip na pagyamanin niya at ingatan niya yung mga pagpapalang kalob sa kanya, ito po ay kanyang nilustay. Ginamit niya ito sa para tustusan yung kanyang mga bisyo. At dahil doon, nung ito'y maubos, nung nagkaroon ng kagutom sa lugar na doon siya nakikipamayan, siya ay naghirap. So yan po ang nangyayari sa kasalukuyang panahon. Meron mga tao na tumatanggap ng mga pagpapala, biyayang material, pero hindi marunong mag-manage ng mga biyaya ng Panginoon. Hindi marunong gumastos sa makabuluhang paraan ng paggastos. Sa halip, ginagamit ito sa ang termino nga ng Biblia, nilustay. Sa ibang salin, sa palunging paraan ng pamumuhay, ginamit sa pag-aaksaya sa pamamagitan ng mga bisyo yung kanilang kayamanan. At dahil doon, naubos at siya po ay naghirap. So nasa sadlak din sa paghihirap ang maraming tao na dapat sana hindi nangyari dahil doon sa pagiging magastos at paglustay ng mga pagpapalang kaloob ng ating Panginoon. Alam nyo, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang talinghagang ito ng ating Panginoon ay totoong totoo na nangyayari sa ating kapanahunan. Hindi nga po ba sa ating mga pagbabasa, sa ating panonood, ay may mga kwento o istorya na sa totoong buhay, halimbawa na lang kapatid na ni Raya, marami tayong mga naging sikat na mga boksingero na itinanghal bilang kampiyon. Na nung mga kapanahunan nila, ay talaga namang binibiyayaan ng Diyos. Binigyan siya ng mabuting pangangatawan, ng talento sa pakikipaglaban, at kumikita siya ng napakalaking halaga. Hindi ba't biyayang kaloob ng Diyos yan? Pero ano nangyari? Naingatan ba niya? Naging mabuting katiwala ba siya sa biyayang ito ng Panginoon? Hindi po. Bakit? Sa hindi pagkaunawa ng tao, maaaring ang tao ay muling masadlak sa kahirapan o paghihirap. Ang ibig lamang sabihin, kung tayo po ay bibiyayin ng Diyos, huwag natin gagamitin ito sa masamang bisyo, huwag natin itong lulustayin sa walang kapararakang paggugol o paggastos. Tiyakin po natin na tayo po ay magiging isang mabuting katiwala sa masaganang biyaya ng ating Panginoon Diyos. At paano ko nga ba masasabi na ikaw ay isang mabuting katiwala? Kasi kung minsan, kapatid na ni Raya, dahil sa gusto na ang tao'y manatili sa kanya yung kayamanan, eh naghahatid sa kanya ito para maging maramot sa kanyang kapwa. Kung minsan, yung kayamanan na yon ay doon na niya nailalagak yung kanyang pagtitiwala at halos malimutan na niya ang Panginoon Diyos sa kanyang buhay. Mga giliw naming taga-subaybay, sa pagpapakilala ng Biblia, papaano nga po ba makikilala ang isang tao na matapos biyayaan at patuloy na pinagpapala ng Panginoon ay magiging isang mabuting katiwala ng Diyos sa biyayang ito? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa 1 Pedro kapitulo 4 versikulo 10. Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Maliwanag po ito, mga mahal naming taga-subaybay, para mapatunayan natin
na tayo ay mabuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos, yung mga kaloob ng Diyos na ating tinanggap, yung masaganang biyaya, ito ay marapat nating gamitin para ipaglingkod una-una sa Diyos, ipaglingkod sa ating kapwa-tao. Kumbaga, sabi nga huwag mong sasarilinin yung biyaya ng Diyos. Share your blessing. At kung mayroong pinakamainam na paggugol o paggamit ng mga material na biyaya ng Diyos, ito'y ginagamit o ginugugol upang ipaglingkod sa Panginoon. Sabi nga, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkili. At bukod sa ito'y ginagamit para maglingkod sa Diyos, maging kasangkapan ka ng Panginoon para makatulong sa mga taong nangangailangan. Sabi nga, pinagpala upang magpala. Tinulungan ka ng Panginoon para maging kasangkapan ka niya na tumulong sa nangangailangan. At kung tayo matulungin sa ating kapwa-tao, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid, lalo na ang mga biyayang ito ay sa halip na maging dahilan para mapalayo tayo sa Diyos, ay ginagamit natin ito at ginagamit natin itong dahilan para lalong maging mapagpasalamat sa Panginoon, para lalo tayo makapaglingkod sa Kanya at makapagkaloob ng mga handog na magagamit sa pangangaral ng Ebanghelyo katulad ng ginagawa ng kapatiran ng Kabanal-Banalang Iglesia, tayo po ay magiging mabuting katiwala ng masaganang biyaya ng ating Diyos. Mapapatunayan natin sa Panginoon na talagang karapat-dapat nga tayo sa pagtitiwalang ginawa niya sa bawat isa sa atin. Mga giliw naming taga-subaybay, tumanggap ka ba ng biyaya mula sa Panginoon Diyos? Maliit man o malaking pagpapala o biyaya, tumanggap ka ba sa Panginoon Diyos? Kung ang sagot natin ay opo, tandaan po natin, yung biyaya na yan ay ipinagkaloob sa atin, ipinagkatiwala sa atin, hindi upang tayo ay lumayo sa Diyos, kundi upang tayo ay lalong mapalapit pa sa Panginoon. Gamitin ang mga biyayang ito sa mga paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. At pangalawa, maging kasangkapan ka ng Diyos upang tumulong sa mga taong nangangailangan. Alam niyo po, sa tuwing tayo ay tumutulong sa ating kapwa, yung taong natulungan natin ay magbubuka ng kanyang bibig o maging sa kanyang kaisipan upang purihin ang Diyos at magpasalamat sa Diyos, dahil ang Diyos ay kumakasangkapan ng mga tao na tumutulong sa kanilang pangangailangan. Kaya sa isang paraan ay kasangkapan ka ng ating Panginoon Diyos upang maraming tao, kung ito'y atin pong tutulungan, ay dumami ang mga labing magpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Hindi para itanghal natin ang ating sarili at maging sikat tayo sa ibang tao. Hindi po ganoon ang layunin ng Panginoon kung bakit ibig niya tayo na biyayaan. Kaya ang isang mabuting katiwala ng ating Panginoon Diyos sa mga ibinibigay niyang pagpapala at biyaya ay lalong lumalapit sa Panginoon, nagpapasalamat sa Panginoon, nagpupuri sa Panginoon at nagiging kasangkapan siya ng Panginoon upang tugunan ang pangangailangan ng kanyang kapwa-tao. Kaya kapatid na ni Raya, kapag tayo po ay magiging tapat at mabuting katiwala, ano pa ang patuloy na gagawin sa atin ng ating Panginoon Diyos? Lalo niya po tayong pagtitiwalaan. Gaya po ng mababasa natin sa Mateo 25:23. Sinabi ng kanyang Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan." Maliwanag po ito, mga mahal naming tagasubaybay. Gaya po ng aking pinagpaunang sabi, pagka tayo naging tapat at naging mabuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin, lalo niya po tayong pagtitiwalaan. Gaya na sabi ng Panginoon, naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga at makihati ka niya sa aking kagalakan. Kahit po tayo,
pag tayo ay mayroong ginawang katiwala o taong pinagtitiwalaan, at yung bagay na ating ipinagkatiwala, iniingatan, pinagyayaman, at ito'y kanyang hindi nilulustay, hindi ito ginagamit sa walang kabuluhan, lalo natin pagtitiwalaan ang taong yon. Lalo na po ang ating Panginoong Diyos. Napakarami pong biyaya na siya inihanda para sa tao. Ang tawag nga po ng Biblia, masaganang biyaya. Yun ang gusto ng Diyos, ipagkatiwala sa atin. Tinitiyak lang muna ng Diyos bago natin maklaim ang mga masaganang pagpapala, pwede ba talaga tayong pagkatiwalaan? Kailangan lang po patunayan natin tayong mabuti at tapat na katiwala. Pag napatunayan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagiging tapat, ang pagiging mabuting katiwala, makakaasa po tayo na tuloy-tuloy tayong pagtitiwalaan ng Panginoon. At higit kaysa mga bagay na meron tayo, sabi nga, kaunti pa yan sa ibibigay ng Diyos sa atin sa hinaharap, yan po ang ating maaasahan mula sa ating Panginoong Diyos. Mga giliw naming mga taga-subaybay, nawa ay naging malinaw po sa atin pong mga pag-iisip at kalooban ang isa sa banal na kalooban na ito ng ating Panginoon Diyos. Ang pagbibiyaya ng Diyos ay nakadepende sa kung sino ang kanyang bibiyayaan. At alam ko po, lahat ng tao nagnanasa, nangangarap at nagsisikap na magkaroon ng mabuting kapalaran sa mundong ito sa pamamagitan ng biyaya at pagpapala na ibig niyang makamit. Pero ito po ang sikreto. Tama na masipag ka, tamang masikap ka, tamang matyaga ka at may talento, pero hindi po doon natatapos. Kinakailangan natin lumapit palagi sa Panginoon. Huwag natin puputulin ang koneksyon natin sa Panginoon Diyos sapagkat siya lamang ang Diyos na nagbibiyaya o pinagmumulan ng biyaya at pagpapala na pinapangarap ng tao. At kung sakali mang dumating sa atin ang biyayang ito na kaloob ng Diyos, sabi ng Biblia, kahit sa maliit na bagay, kahit sa maliit na halaga, huwag tayong magpapasubok. Maging mabuting katiwala ka ng ating Panginoon na kung dumarating sa atin ang ganitong pagkakataon, lalo pa tayong lumapit sa Diyos, lalo pa tayong magpasalamat sa Diyos, lalo pa tayong maglingkod sa Diyos at patuloy natin kilalanin pa siya sa pamamagitan ng pakikinig ng mga pagtuturong ito sa programang ito. At narito ang pangako ng Diyos. Kung tayo ay maging karapat-dapat sa Kanya, tayo po ay lalo pang pagpapalain ng ating Panginoon Diyos. Ipagpala sa atin ang mga pagtuturong ito, basbasa ng ating Amang Hari, mula ngayon at magpakailanman. Amen.